Ito ang aking mga tanim na kangkong sa garden. At sa bidyong ito ay ipapakita natin ang pagtatanim mula sa buto hanggang sa hapagkainan. Sa halos 7 taon ko sa paghahalaman, sweet seeds lang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagugulayan. Nakakasigurado ako sa kalidad ng produkto. Bukod sa mataas ang germination rate, marami din ang laman ng bawat pakete. Para sa mga naghahanap ng butong pantanim, ilalagay ko sa description ang link ng kanilang official Lazada account. Maglagay ng lupa sa isang tray o sa container at maghulog ng 2 o 3 buto sa bawat butas. Siguraduhin din ang sapat na agwat upang maiwasan ang pagsisiksikan ng halaman kapag malaki na. Ang paggawa ng simple at epektibong lupang gagamitin ay ilalagay ko sa description ang link ng video. Sa pagdidilig, gumamit ng sprayer upang maiwasan ang paglalim ng mga buto at upang hindi mahirapang umangat ang mga binhi kapag tumutubo na. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw ay tutubo na ang mga buto. Kapag mataba ang lupa, makikita na agad ang magandang tindig ng halaman. Muli ay gumagamit ako ng sprayer sa pagdidilig kapag mga ganitong edad ng halaman. Ito ay isang paraan upang malaglag o mapigilan ang pagkapit ng anumang peste. Ang kangkong ay isang uri ng madahong gulay. Nakadepende ang kanyang kabuuang paglaki sa nitrohina. Maraming natural na paraan upang maibigay ang kanyang pangangailangan. Ang isa dito ay ang grass clipping tea fertilizer. Diligan ng grass clipping tea fertilizer 2 beses sa 1 linggo. Ito ay mas lalo magpapabilis sa paglaki ng halaman. Ilalagay ko rin sa description ang link ng video paano ito ginagawa. Karaniwang inaani ang kangkong sa loob ng 20 hanggang 30 araw. At ngayong araw, umpisa na ng pag-ani at magluluto ako ng adobong kangkong na siyang aming pananghalian. Ang uri ng kangkong na ating itinanim ay upland kangkong o kangkong China at ang lahat ng bahagi nito ay kinakain mula sa mga dahon, tangkay at maging ang mga ugat. Sasamantalahin ko na ang moment na to. Kunyari, magaling ako magluto at ituturo ko sa inyo ang pagluluto ng adobong kangkong na may tokwa. Ang tokwa ay tinatawag ding tofu ng mga sosyal.
Siguraduhin pantay ang pagkakaprito ng lahat ng bahagi ng tofu, este ng tokwa, at kapag luto na ay isang tabi muna. Bilangin, baka mamaya kulang na. Ngayon ay maggisa ng bawang, sibuyas at kamatis. Pagkatapos ay ilagay na ang kangkong. Lagyan ng kaunting tubig. Hayaang lumambot ang kangkong at isunod ang toyo at suka. Maglagay na rin ng durog na paminta at dahon ng laurel. Option kung maglalagay ng atsal. Sa huli ay ilagay ang tofu, este ang tokwa, bago hanguin. Ngayon ay luto na ang adobong kangkong na siyang aking ihahain sa aking pamilya. Yay! Yummy! Tunay na kapag ka may itinanim, may aanihin. Gawin na natin bahagi ng pamumuhay ang pagtatanim ng sariling pagkain. Mag-home gardening na tayo, now na! Dahil walang pinakamasustansya, pinakaligtas, pinakamasarap at pinakasariwang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.